Yan, good day mga boss. Another content na naman na makatulong sa inyo na experience ko na rin at gusto kong i-share sa inyo na sa tingin ko eh makatulong at para makatulong rin kayo sa iba na baka sila yung maging dahilan na maging open-minded sila. Kasi minsan ang hirap talagang i-share yung mga bagay-bagay na ayaw pakinggan, lalo na yung mga matatanda na close-minded na, tapos ayaw na talaga makinig. Eh baka kayo ang dahilan na makita nila to at matuto sila ng mga bagong kaalaman. Topic natin ngayon is all about mga dahilan kung bakit tumatakbo, umaayaw yung mga breeding natin, yung mga palabas natin, mga kachaw, yung mga lalaking manok, yung dinadayo natin, yung mga nilalaban natin sa Rueda. Yun yung mga topic natin. Apat na dahilan, mga lalaking dahilan, yung mga main reason why na tumatakbo, maayaw yung manok. Simulan natin. Number one is nagpupungos ng maaga at saka nagpupungos ng hindi pa naglalaban yung manok. Ang magiging rason nun, ang magiging cause nun is magkakaroon ng traumatic experience yung manok. Traumatic experience. Ibig sabihin, hindi pa siya naglaban, hindi ba buo yung loob, na trauma na. Nagkaroon na ng trauma sa sakit. Ibig sabihin, yung sakit na sinasabi ko is yung pagpungos natin, kasi masakit talaga yon. Kukunan ka ng palong sa taas, tapos kukunan ka pa rito, tapos dito pa sa tainga. Pag nagkaroon ng trauma yung manok, mahirap talaga na makop up yung trauma niya, kasi nga maliit lang yung utak ng manok. Kung ano nakalagay na doon, kung ano naka-encode na doon, kung ano naka-program na doon sa utak ng manok, talagang yun ang maisip niya talaga. Yun yung maano niya. Kung baga is bring back memories yun. Yung pagpungos natin na maaga, yung pagbigay natin ng sakit sa kanya na hindi pa talaga niya kaya. For example na lang is yung mga example sa tayo, yung malalaki. Kung tinuli tayo ng maaga, 5 years old, hindi pa buo yung loob natin, ano yung naka-encode sa utak natin, yung naka-program na? Pag lumaki tayo, ang sasabihin natin is, masakit yan. Wag ka magpatuli, masakit yan. Pero kung malaki ka na, buo na yung loob mo, ikaw mismo nagsabi na magpapatuli ako. Pag laki mo, anong sasabihin mo? Walang sakit yan. Parang kagat lang ng langgam yan. Yun. Yun, nakaprogram na sa utak mo, kasi buo ng loob mo, buo ng loob ng manok, naglaban na. Sa tingin mo pwede nang kaya nang pumatay, kaya pinungusan mo na. Kaya yung naka-encode sa utak niya, kahit pasakit yan, kaya ko yan. At hindi na yan aayaw. Katulad nito mga boss, isang taon na to, first time ko pa lang na nabitaw kasi ayaw talaga maglaban. Late born po yan. Kung titingnan nyo, malaki talaga yung palong saka yung ito yung pamitay. Kung kukunin ko to ng palong na hindi pa naglaban, eh matutrauma to. At pag nilaban ko to at nasugatan, ang unang papasok dito sa isip niya is masakit, tatakbo ako. Kasi nga hindi pa buo ang loob nito. Pag pinungusan ko to, matutrauma to. Matutrauma to sa sakit at tatakbo to. At ikahihiyan nyo sa sabungan. Number 2. No rotation yung manok. Hindi na rotate yung manok, hindi na iikot. Kumbaga, naitari mo na yung manok,
kung saan mo, saan siya napisa, saan siya kinulong, doon siya lumaki, at hindi mo na bitaw kung saan saan. Ang resulta niyan is, hindi ma-develop yung territorial instinct ng manok. Kasi yung manok, tumitalaok yan kasi nga, ibig sabihin nun, yun nga, katulad ng sinabi ko, nagkakaroon ng territorial instinct yung manok. Sample na natin yung mga dinadala na nating manok na minsan ay biglang umaayaw doon sa dinalahan natin na sabungan, na biglang hindi naglaban kasi nga hindi sila sanay na makita ng maraming manok, makita ng maraming tao, makita ng iba't ibang kulay. Kaya yun, ay stress sila at ayaw nilang gawing teritoryo yung lugar na yon, kasi nga hindi sila sanay na ma-rotate, hindi sila sanay na paiba-iba yung teritoryo nila. Kaya yon, minsan naglalaban sila pero hindi buong loob nila na talagang lalaban sila, at pag nasugatan ng manok na yon, may posibilidad na tatakbo po sila kasi hindi nila naging teritoryo yung tinatapakan nila na lupa. Hindi buo yung loob nila sa paglaban nila kasi nga hindi sila sanay. Alam naman yung sabungan, maingay, maraming tao, maraming kulay. Kaya dapat i-rotate natin yung manok natin para masanay sila sa posibilidad na yung makita nila doon sa sabungan. At number 3, no condition. Walang condition yung manok. Ang hirap naman talaga na ilaban yung manok na walang kondisyon. Kahit sabihin natin na winning line, matapang talaga, pag yung manok wala sa kondisyon, may posibilidad na aayaw yun, tatakbo yun pag nasugatan. Ibig sabihin ko sa kondisyon is dalawa yun, mental at saka physical conditioning. Yung mental conditioning, yung pagpapailaw, yung paglagay ng inahin para maging territorial yung manok, saka yung pag-rotate natin, yun yung mental conditioning ng manok. Tapos yung sinasabi ko na isa, yung physical conditioning, syempre yun yung pag-purga natin, pag-inject, pagpapakain ng masarap, kuna-condition natin yung katawan ng manok. Yun yung conditioning na sinasabi ko, mental at saka physical conditioning. Kasi na experience ko na rin, yung sample ako ng manok, isasali ko sa last nito yung picture ng manok na nanalo natin. Bali, pista kasi yon. Yung kalaban ng manok ko, yung pinaris nila una is, kalaban ng manok ko is maliit. Yung sa akin is medyo malaki, tapos medium station. Kaya ang ginawa ng kalaban ko, kumuha sila ng malaki, mataas, pero walang kondisyon. Kita naman nung nagdala ng manok, kasi ako, hindi ako naglalaban minsan. Ako nagkukondisyon, ako nagpapalaki, pero pinarirentahan ko yung manok. Ibig sabihin, kukunin lang yung nagrenta dito, tapos sila na doon ang maglalaban. Kahit anong manok pwede na ilaban, kung sa tingin nila ay kaya ng manok. Kaya yun nga, kumuha sila ng malaking manok, mataas, pero walang kondisyon. Sa akin is malaki, medium station, bull stag. Nakasugat yun sa akin dito lang. Yung sa kanila, nakasugat dito lang. Tapos, umayaw. Yun nga, umayaw yung manok. Buhay na buhay yung manok padala dito sa akin. Sila na yung umatay kasi nga, pinaparte-parte na yung mga katawan ng manok. Yung natalo na manok. Yung sinasabi ko na pag wala sa kondisyon yung manok, pwede posible talaga na tatakbo yung manok. Kasi nga, for example is bago kang kain, marami kang inong tubig, sinuntok kita sa tiyan, masakit yun kasi nga busog ka. Wala ka sa kondisyon na maglaban. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, may posibilidad na tatakbo yung manok nyo pag hindi na kondisyon. At saka experience ko na rin,
ako mismo ang hindi nagkondisyon. Yung una, pagbaguhan pa lang ako. Kasi nga, may mga tao na biglang susulpot sa bakura namin, tapos magdadala ng manok. Laban tayo, ayun, magtari tayo. E tayo, hindi makahindi. Kaya ang ginawa natin is, yun, yung nga, bagong kain yung manok, dalawa yung nilaban ko, isa panalo, yung broodcock na nahiram ko is 4 times, tapos nalaban ko pa kayo sa isa, naging 5 times na, panalo yun. Kaya yung isa na anak niya, ang ganda sa ano, spar, kaso nga walang kondisyon, nabunod ko rin, kaya yun, natalo. Kaya mula noon, naging ano ko na na, hindi talaga ako maglalaban sa sabungan or sa pista-pista, sa tupada kapag walang kondisyon yung manok. Sayang, nakakaawa yung manok. At talagang may posibilidad na tatakbo yung manok. Number 4, ito yung pinakamalaga lalo na sa mga breeders. Yung mga may edad na breeder na ayaw makinig sa mga bagong kalaman. Number 4 is breeding depression. Ano yung breeding depression? Yun yung sinasabi natin na yung mga inbreed, line breed, yun, yung father-sister mating, mother-to-son mating, or sister-brother mating. Yun yung minsan na nagkakaroon ng breeding depression. Sa breeding depression, marami yung makikita. Isa dyan is yung mahina yung immune system, malakas lang sa sisi, pero sa pangalawang week, wala na, unti-unti na namatay. Mataas yung immortality rate. Mataas yung pagkamatay kaysa sa nabubuhay na sisi, kasi nga, may depression yung pinag-pair mo. Para magkaintindihan tayo, ito yung sample ko. Itong broodcock ko, may anak to na babae. Siyempre, sa gusto natin na mas maraming dugo niya na ma-preserve natin, and nag father to sister mating tayo, a brother to daughter mating. Kaya ang nagresulta, nagkaanak sila ng anim. So sa anim, apat yung nakal, tapos dalawa lang yung iniwan ko. Yun yung isa sa mga depression. Kasi sabi ko na mas marami pang kal kasi sa mga good na pwede nating magamit pag nag father to daughter mating. Kasi nga maraming depression. Number 1 is, yun nga sinasabi ko, mortality rate, mahina, mahina yung sisyo, hindi maganda yung katawan. Ito yung pinipreserve natin na line, yung bulik, kasi mataas yung winning rate po dito. Wala pa tong talo sa mga linya niya, kaso lang hindi tayo nagpaparami masyado kasi nga maliit lang yung area natin, tsaka yung finance. Tsaka yung sa breeding depression, pag-breed natin, pag nag-father to daughter mating tayo, nawawala yung vigor nila. Yung vigor, ibig sabihin yung tapang ng manok. Ang anak nito ay yung pinakita nung una, yung straight comb. 1 year na yun, pero hindi pa naglalaban. Kasi nga, may depression yung manok. May abnormality. Pag yung manok na yun nilaban ko na hindi pa buo yung loob, kasi nga may abnormality na nangyari. Ang ibig sa ang posibilidad niyan is tatakbo yung manok na yun. Pag hindi natin na correct yung depression na yun, yung nangyari sa kanya, malamang tatakbo yun. At yung sinabi ko sa number 1 is yung pagpinungusan. Yun yung manok na yun, yung anak nito. Pag pinungusan ko yun, tatakbo yun. Sure na sure ako. Tatakbo yun. Na hindi pa naglaban, tatakbo yun. Saka, sa mga breeding nyo, sa mga palabas nyo, laging yung, pag nag-inbreed kayo,
kahit ano, yung back cross, yung inbreed, line breed. Kasi yung crossbreeding lang minsan ang wala talaga mga depekto. Lagi nyong titingnan yung mga depression, yung alam na yung high strung. Ano yung high strung? Yun yung, bali, kung level 1 yung magiging, pagiging mailap, level 2 na yung high strung. Kasi yung mailap na manok, nagiging mailap yung lang yan pag hindi mo pa nahawakan. Pag nahawakan mo na, nawawala. Pero yung high strung, ibang level yon. Yung high strung is, malayo ka pa lang, halos putuloy na yung tali kasi ayaw magpahawak. Malayo ka pa lang, nasa kulungan, wala na, takbo ng takbo na. Ibig sabihin yun, yung abnormality niya, yung depression niya, yung breeding depression niya, lagi yung tatanan niya yung manok na yun kasi yun yung minsang tumatakbo talaga sa ruweda. Kung pwede ikal nyo na yun eh, ibinta nyo or ibigay nyo sa mga pwede nyong pagbigyan kasi huwag kayo maglalaban ng ganun. Normal lang sa sisiyo na mailap talaga, pero pag malaki na ganito ng edad tapos ganun pa rin yung ano niya ginagawa na pagkakita ng tao, ayaw magpahawak, iba na yon. Ito yung signature line ko. Pasensya na, maliit yung lugar natin kasi nasa kulungan tayo, nasa breeding pen tayo ng manok ko kasi natutulog yung anak ko, baka magising. Yan, tapos na po yung apat na tips ko. Number 1 is huwag magpungos nang hindi pa naglalaban. Number 2, i-rotate yung manok nyo para hindi ma-shock, mabaguhan sa mga posibleng makita nila sa sabungan. Number 3, i-condition nyo ng maayos para hindi kayo baka baking runner-up kayo. Runner-up yung manok nyo kasi runner nga. Number 4 is pag mag-breed kayo, mag-select kayo ng mga maganda. Kung nag-breed kayo, kung pwede cross-breed lang. Kung mag-inbreed kayo, siguro pang materialis lang muna. Sa next content ko, i-share ko sa inyo yung ginagamit nyo na breeding, yung conditioning method na 100 pesos lang, hindi pa lalagpas yung 100 pesos. Hindi maubos yung 100 pesos mo sa 21 days conditioning. Yung conditioning ko na yun is pang tupada lang, hindi lang muna pang derby. Peace.